Come out of Zion, when God bringeth back the captivity of his people, Jacob shall rejoice, and Israel shall be glad. Ako na muna, ulitin ko din sa one, the fool that said in his heart, there is no God, corrupt are they, and have done abominable iniquity, there is none that doeth good. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Muli ang aralin to, Lord. We pray na kayo po'y pala sa aming pag-aaral, Panginoon, patawarin niyo po mga pagkukulang, Panginoon, mga isa lahat sa nakasama muli namin. Panginoon, bigyan niyo po kami ng katalinuhan, unawain, Panginoon, ang gusto niyo pong maintindihan namin ngayong hapon, Panginoon. Kayo malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen po, mga kapo na po. Balik lang ako sa Psalms 14, pero kung napansin niyo po, pareho halos, di ba? Napansin niyo ba? Bakit inuulit ang mga bagay-bagay sa Bible? Kasi importante. At para hindi ma-miss. May konti lang lyrics yun ang nag-iba eh. Pero the same na the same message. Yung 14 lang is, ito 6 verses, ito yung 14 ay, ilan ba yun? 7 verses. Yeah, pero parehong-pareho laman, may ibang wordings lang na bago. So ang title po nito ulit, part 2 na tayo. The Super Full Man. Sinong gusto ng Superman? Dami ngayon mga heroes, di ba? Alala ko, may preaching na rin pala akong ganito eh. May Iron Man. May ano pa bang man-man dyan? Ant-Man. Ha? Ant-Man. May Ant-Man. Batman. May Batman. The Flash. The Flash. Yung may man lang, yung may man lang. Ha? Yung may man lang. Babae yun eh. Plastic Man. Captain Marvel. Captain Marvel. Mega Man. Aquaman. Yan. Ultraman. Plastic Man. Nasabi na po. Ha? Spider-Man. Tignan ulit natin si Superman. Yan ba si Superman? Natawa kayo, no? Parang duling pa pala siya, no? Hindi ko alam. Pero yan po si... Ulitin ko, ha? Mingay. Title po, The Super Full Man. Secondary title. Subtitle, Fighting of the Influence of the Anti-Theist. Anti-Theist being mga atheists katulad dito ng taong to. So, sino itong taong to? Kanina, sinama rin natin yung kanyang buhay. Malungkot, no? Miserabling buhay. Meron si Nietzsche. Okay, siya German lyricist. Nakalimutan ko ituloy. Ito pala. Ang pangatalino niya, 24 years old pa lang siya. Chair na siya ng classical philology, kung ano man yung philology na yun. Okay? Sa University of Basel, sa Germany. So, matalinong tao, walang duda. Okay? Pero, na-illustrate natin kanina, parang computer yan, parang cellphone. Na, kahit mabilis yung computer mo, malaki yung storage, mabilis ang wifi, 5G pa yan, 6G pa yan. Kung wala namang kwenta yung mga laman yan, walang kwentang buhay. Parang ito, matalino. Anong nangyari sa kanya? Sinisi niya ang Diyos, siguro, kasi hindi naman documented na. Pero yun yung parang ginasabi nila. Kasi namatay yung tatay niya, namatay yung nanay niya. Sorry, kapatid niyang lalaki. Tapos lang, nagtampos sa Diyos. Okay? So, dati sila mga Christian, kahit paano. Lutheran, Christiano yan, kahit paano. Pero naging atheist siya. How sad is that? May kilala na bang atheist? Hindi naniniwala sa Diyos? May kilala kayo? Sino may kilala? Ito nga eh. Kayo daw, di ba? So, nakasalimuot, di ba? Nung bata ako, wala pa akong nakitang tao na nakasalimuot na hindi naniniwala sa Diyos. Pero, sa influence itong taon to, marami siyang na-influence na marami na rin naging
atheist. Kasi nga, kesyo matalino daw, eh, pwede naman pala maging matalino na hindi naniniwala sa Diyos. So, yan ang impluensya niya. Mali. Okay? Ano nangyari sa kanya, sa result? I believe, resulta niyan, mayabang siya, magaling, pero mayabang, hindi siya naniniwala siya, kinalaban niya ang Diyos, pinarusahan siya ng Diyos, at age 44. Pumapatol po siya sa mga pokpok. Alam niyo yung pokpok? Meron ba dito niyan? Meron din niya siguro, pero at least wala pang bulgal, di ba? May mga ganun daw sa kanila kasi, ang tawag nila doon, brothel. Okay, oh, tama yung sensation ko. Patol siya ng patol, di siya nag-asawa. May niligawan siya, di siya sinagot. Ilang beses siyang pero matalino siya. Okay, ba't kaya? Siguro yung personality niya nga, medyo iba, di ba? Di siya niniwala sa Diyos, ang Diyos daw, patay na. Ang klase to. Namatay siya, bago siya mamatay, nabuwang muna siya. Alam niyo yung nabuwang? Nasira ulo. Kaya kayo, especially mga Kristiyano na, huwag kayong lalayo sa Diyos. Amen? Dahil isa sa mga parusa ng Diyos, yung naisira ng ulo. Daming example niya sa Bible. Matinding parusa yan. Okay na sana na pilayang ka. Okay lang yun eh. Masaklap yun, pero may isa ka pang kamay. At least nakakapag-isip ka na maayos. Paano pag nabaliw ka? Tatawanan ka ng kalaban mo, hindi ka na papatayin kasi pagtatawanan ka na lang nun eh. So pwede natin kumparehan sa mga Kristiyano na lumayo sa Diyos. Kala mo okay lang yun, ang dami rin natin nakitang ganyan. Salit na blessing ang dapat sa mga Kristiyano eh. Mga anak ng Diyos, anong nangyari sa kanya? Hindi maganda yung naging buhay nila, masalimuot ang pamilya, masalimuot ang trabaho, masalimuot lahat. May sakit, tulad dito, nabaliw. Yun ang pinakamalala, nabaliw. Eh, isa pa palang pinakamalala, yung naging bakla. Ganun yun, parusa ng Diyos yun. Amen? Okay, lalayo sa Diyos, ha? At ano ba nangyari sa kanya? Inulit ko lang ito sa una. Isa sa mga sumikat siyang sulat nga, yung idea niya, yung... Ano yun, alala nyo? Wala dito si Aaron. Yung Superman, di ba? The Ubermensch. At yun ay kabaligtaran ng tinuturo ng Christianity na maging humble ka, maglingkod ka lang sa Diyos, maglingkod ka sa ibang tao, magpapalain ka ng Diyos, yun ang ideal sa atin eh. Pero itong mga to, mayayabang to. At talagang nide-develop kasyo nila yung kanilang sarili para sila yung pinakamagaling at sila yung pinaka maging parang epitome ng tagumpay ng isang tao. Ganun ang idea nila basically. So, maraming naniwala sa kanila. Sa kanya is special yung pinakasikat si Hitler. Kilala si Hitler. Kung di nyo kilala to si Nietzsche, kilala nyo si Hitler, di ba? Ano, mabuting tao ba si Hitler? Ilang milyon ang pinatay niya, alam nyo? Nasa 9 million daw. Bait, di ba? Kasi yun ang idea niya eh. Pag napatay kita, mas magaling ako sa'yo, okay lang yun. Kasi survival of the fittest yan eh. Hindi na iniwala sa Diyos yan. Okay? So, kaya kalaban po natin ito. Bakit ito pinag-aaralan, Pastor? Para alam natin kung anong iiwasan natin. Yung mga tao sa inyo, baka iba sa inyo, mga bandang huli, kalaban namin. Ganun yun kasi, pag lumayo ka sa Diyos, saan ka pupunta? Diba? Kung ayaw mo sa Diyos, ayaw mo sa Bible. Yung marami dyan, religion dyan, ang mga kulto naman. Okay, yun ang magiging kalaban natin eh. Hindi natin maiwasan yun kasi kung ayaw mo sa Diyos, saan ka pupunta? Saan ka mapupunta? Walang neutral paglilingkod sa Diyos. Tandaan niyo po yan. Kaya pag lumayo ka sa Diyos, dati na kayong Kristiyano, lumayo pa kayo, mas malala ang kapupuntahan nyo. Hindi ko sa tinatakot, pero parang ganun na nga. Ganun talaga yun eh. Okay? So, nangyari sa kanya, Superman, pero wala siyang anak, wala siyang asawa, okay? Yung mga libro niya, hindi bumenta. So, ngayon lang ulit siya sumikat, mga 1960 kasi, ang dami ng mga katulad niyang 80s, na nag-embolden dahil kesyo na kuha na nila yung mga multimedia, yung mga media companies. So kahit tayo ngayon, nood lang tayo ng nood ng TV, kala natin tama yung pinapanood natin, binag-brainwash tayo, paulit-ulit. Ngayon, mas matindi, Facebook na. Pag lagi mo na uulit yan, nabanggit natin kanina umaga, okay, natapos tayo sa
Umpisa ko na lang ulit dito ah. Sa point number one natin, anong ginagawa ng mga katulad ng atheists na nito according to the Bible? Nakita natin kanina, sabi ay number one, they deny the undeniable. So ang pinaka sigurado kung meron, kahit hindi ko sigurado andito si Aliyah, hindi ko sigurado may bahay dito, pero sigurado may Diyos. Amen? Kasi yun ang pinaka-essential being. Eh. Kung may merong mga to, siguradong may lumikha. Pero tinatanggi nila yan kasi nga dahil naloko na eh, nasira na ulo eh. Eh, pastor, may kilala ako, mukhang matalino naman, pero diniwala sa Diyos. Yun nga, iba yung separate po yung compartment ng utak natin sa 1 plus 1. Iba yung math, di ba? Iba yung hindi magulong sa math, pero magaling mag-drawing. Magkaiba yun eh. Iba, di marunong mag-drawing, di marunong sa math, pero magaling kumanta. Okay? Lalo na yung spirituality natin, iba yan. Ibang lalagyan niya, pinakamataas dapat. Yung mga unsaved, wala sila nun. Wala silang parte nun. Bulag sila dun eh. Kaya pag naligtas yan, nakikipag-usap ka na sa Diyos, ngayon, palapitan tayo na lang sa Diyos. Okay? Pag mas malapit ka, mas kilala mo ang Diyos, mas okay. Okay? Pero itong mga to, talagang malayo. Number 2, dito tayo natapos kanina umaga kasi tagal natin sa introduction eh. Number 2, sabi dyan, they are corrupt. So, basihin pala natin dito, noong una, isang tao lang tinutukoy niya, the fool. Okay? Pero later, naging they. Kasi nga, ibig sabihin, nag-upisen sa isa, nakakahawa yan eh. Sabi nila, mga bakla daw, hindi naman nanganganak, pero dumadami. Ba't ganun? Kasi nag-re-recruit yan. So, naalala ko lagi yung kwento si Alex eh. Pero yung mga bagong kunento eh. Pero isa yun doon sa may mga nakaka-encounter nga siyang bading, ganun. Masabi ba naman sa kanya? Are you straight? Natindihan mo ba yan? Kasi kung bakla ka din, pwede tayo. Parang ganun yan eh. Nakadiri, di ba? Pero ganyan yan. So nakakahawa. Okay? They are corrupt. Nabanggit natin kanina yung umaga. Ano yung corrupt? Sira. Walang kwenta. Hindi na magamit. Nabanggit natin mga politician. Dapat naglilingkod sila sa Diyos. Sorry, sa bayan. Dahil pera ng bayan yan. Tax natin yung ginagamit nila. Hindi na, ang galing talaga ng proyekto ni Inyares. Napansin din ni Brad yun eh. Ni Sir Alex eh. Ganun kasi Inyares, lahat ng ano, nilalagyan ng Inyares, eh, taxpayer natin yun eh. Tax money natin yun. Kaya may pera ang gobyerno dahil sa atin din. So, dapat alis yung pangalan mo dun. Lingkod bayan ka lang, papalitan ka rin later, kung lalagay yung pangalan mo dyan. Okay? Ganun na mga politiko yung corrupt. Hindi nila ginagawa yung dapat nilang gawin. At hindi nila ginagawa yung ginagawa nila. Kabaliktara na. Okay? So, nabanggit natin yung, sabi dyan, the abominable works, yung nakakadiri. Hindi maganda. So, ang point natin dyan, they are corrupted and corruptors. Kaya natapos tayo sa TikTok. Lagi po, TikTok na lang ang video, eh, no? So, kasi, medyo elaborate natin ulit, ha? Kasi, nung una, sinabi, nabanggit ko kanina, yung mga babae, di ba, nahihiya kayo magpakita? Tama ba yun? Pag bata ka, madalas ganun, pag hindi yan na-influensya ng kung sino-sino. Yan ay, nahihiya yan. Lahat ng kilala kong classmate ko na naging, alam mo na, na-influensya yung kung sino. Na may nakaibigan yung kung sinong, tawag nila, liberal. Yan yung ano doon. Pero ang tawag ko doon, bastos. Okay? Yan tawag ng Bible doon. Pero ngayon, hindi mo na kailangan magkaroon ng kilala niya kasi nakaparoon mo sa TV. Eh kung lahat ng bida sa TV, maikli suot, labas ang ano, ano mangyayari sa'yo? Na-influensya ang anon. So, banggit ko kanina, yung mga popok nga, huwag kayong ma-offend dun ha, nasa Bible yan. Inapag-usapan dito natin ng responsable yun. Parang di nyo nagayahin, amen? Mandiri kayo dun, di nyo gayahin. So, yung mga popok, nagpapabayad yan, kasi wala na makain. Pwede bang ano? Yung nga, yung mga mayayaman doon na politiko, tsaka banggitin ko rin, hindi ko nabanggit kanina umaga, yung Miss Universe. Naku, kahit mga Kristiyano, nanonood nun. Ang ganda talaga ng Pilipina. Binibenta kayo nun.
Naintindihan niyo ba yun? Sinong manunood doon? Siyempre, kalahat ng tao. At yung mga pride na politician na gusto, alam mo na, kaya nilang bumili, literally, ng babae, ragoy nila. Bibili sila ng Miss Universe. Sino kasama mo? Yung Miss Universe, di mo kilala? Ganun kayabang yung mga iso. Anong pinapakita nila doon? So habang gumaganyan-ganyan sila doon, gumaganyan-ganyan, para silang binibenta ni sarili nila. Amen? Hindi tama yun. Ba't ba ako napunta dyan? Yan nga, kasi, yung mga yan, ibibenta nila yung sarili nila, milyones. So, hindi tama yun, ha? Ang katawan natin, babae man lalaki, sagrado yan sa Diyos. So, walang amount ng pera pwedeng bumili dyan, dapat. Amen? Pag hindi ka pa, corrupted. Kaya ang Diyos galit nga sa fornication, sa adultery, galit siya dyan. So, dapat kayo lang, at maganda nga, pag mag-asawa, mag-anak kayo ng ilang, kahit ilang pag gusto nyo, okay yan. So, tayo. So, yun yung mga, itong mga Miss Universe, million. Pero binenta rin nila yung sarili nila. Sabi nila, na-inlove ako sa milyonaryong to. Nahulog ang puso ko sa, pwede mo sabihin yun? Pwede na sinasabi nila, or minsan din na sinasabi yun, pero alam na natin, ganun na yun. Amen? Ang totoong in love, nakita mo siya na, yun nga, sa case niya, kung matino kayong Kristiyano, sana, ang hinahanap ng lalaki, babae, matinong Kristiyano din. Amen? Kasi makakasama niyo na habang buhay, pareho kayo maglilingkod sa Diyos. Yun ang masaya, di ba? E paano kung binibenta mo yung katawan mo? Mababaw, di ba? Ang tawag nila sa mga pokpok, mga babaeng, mababa ang lipad. Totoo yun. Figurative speaking yun eh. Kaso yung mga to, million. Di ba? So problema sa ngayon, ang chip na ng mga babaeng ngayon, hindi lahat ha. Pero kaya nga kailangan matutunan natin to. Hindi tayo dapat maging chip. Amen? Ha? Walang modo. Ang terms niya pa yun na, hindi ko na alam yung modo ngayon eh. Eh siguro ano rin yan, konsensya, character, okay, sige. So pero ngayon, yung TikTok kasi, kahit sino na pwedeng magpalabas, dati bago ka ma-present sa Will, kay Willie Villame, kay Tito Vic and Joey, mag-audition pa yun. Tapos ganun din yun, balita ako, ay hindi ako magugulat kung ginagamit nila yun. Kakaintindihan ba tayo? Kabit-kabit yung mga yun eh. Yung mga mayayaman dyan. Okay? So, binabayaran sila para mag... Alam nyo na. Masama yun. Pero ngayon, ang tindi ngayon, libre na. May mga ganun. May alam mo kung ganun eh. Mga terms na basa ko rin. Kasi mga ibang ano, ina-expose din yan. So, sabi nila, dati yung nagpapabayad pa yung mga babae, hindi na. Kasi kala nila, cool na yun eh. Dapat ako din. Diba? So, hindi ko na dadagdagan pa yun. Yun lang yung gusto kong illustration dito na yung mga 80s, by the way, isa pala yung sino nagpo-produce ng mga ganong pelikula, ng mga music din, ng mga bastusan, sa mga bakla, isa pala yung sino nagpo-produce yan. Hindi natin kilala yan eh, pero pag ni-research niya yan, sino yung mga present sa mga awarding na ganyan, sino yung pinaka-pupurihin dyan? Yun na yun, yung mga producer. Okay? Yan yung mga demonyong atheists na loko-loko. Amen? Okay, so they are corrupt. Ibig sabihin, talagang abominable, sabi sa 3. Hindi nagkukulang yung Bible ng description sa kanila, kaya dapat mandiri tayo sa kanila. Kasi sabi ng Bible, sabi dito, they are gone aside. Parang ano yun, no? Parang magaan yung gun aside. Ibig sabihin, dito ka dapat, dito na sila. Okay? They are all together become filthy. Ano yung filthy? Kadiri. Madumi. Okay? Yun yung sabi ko kanina. O sana, mga bata, okay, maging matalino kayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, lagi sa church dapat, yung mga naririnig nyo dito, hindi nyo maririnig sa iba. Sa labas, tinatawa na lang yung mga bakla. Mga bakla din. Bakla din yung anak mo. Bakla din yung anak mo. Dito, hindi pwede yun. Amen? Malalaman nyo ang judgment ng Diyos sa kanila. And therefore, iwas na kayo. Amen? So, ganun din sa mga false teacher. Kanina, may narinig ako yung iba. Pupunta sa ibang religion na okay lang to.
Dito naman kami ngayon sa iglesia ni Manalo. Lagi sinasabi sa inyo yan. Ang turo nila si Kristo, tao lang. Ang daming kulto, hindi nga tinatch ng ibang kulto eh. Alam nyo ba yun? Kasi ang lino sa Bible, siya ay Diyos. Pag binaba mo si Jesus na tao lang, ang lupit mo. Amen? To say the least, loko-loko ka. Yun ang sabihin nun. Demonyo ka. Binabago mo yung salita ng Diyos. So mag-iingat din kayo dyan. Amen? Ganda ako. Galit ha. Galit nga ako. Pero hindi sa inyo. Sa maging matalino kayo. Iwasan niyo yung mga sinasabi na in-expose natin dito. Amen? So number 3. Doon na tayo sa number 3. 30 minutes. So ano ba yung mga masasabi natin katulad kay Nietzsche na atheist hindi naniniwala sa Diyos? Sabi dito sa verse 2, and the Lord looked down from heaven upon the children of men, ibig sabihin mga tao, at mga hindi anak ng Diyos, unbeliever, children of men eh, to see if there were any that did understand and seek God. So sa palagay niyo, may mga unbeliever na intindihan ba nila ang Diyos? Yan totoo hindi, pero nakita niyo ba kung paano mag-fila, ang tawag nila doon? Pontificate yung mga yan, lalo mga politiko. Si Donald Trump daw, lalo niya si Donald Trump, dating presidente ng US, ang dami sumuporta dyan, mga Christian. Kristiyano yan, nakita mo naman. Tinanong siya ng reporter, Kristiyano ka, mabuting Kristiyano ka daw, pwede bang mag-quote ka lang ng isang verse lang? Yung paborito mo, anong paborito mong verse? Sabi niya, walang makot. Kaya kayo, Kristiyano ba kayo? Kahit John 3:16, at least alam niyo ha. So, naniniwala ba yung Kristiyano si Donald Trump? Ang yaman mo, marami kang time para mag-devote sa Panginoon kung gusto mo. At napakayabang ng taong yun, babayero din yun, lahat na actually. Eh bakit yung iba tinutawag siyang Kristiyano? Ha? Para maboto. Tama yun. Kasi sa US, marami ng kahit na panong Kristiyano at nag-identify sa Kristiyano. Sa Pilipinas, ganun din yan. Okay? Alam nila kahit papano, naniniwala pa sa Diyos ang mga Pilipino kahit papano. Hindi ibig sabihin tunay na Kristiyano, pero nag-identify sa Christianity. So, maraming plastic dyan. Huwag kayong maniniwala basta-basta. Ay, Kristiyano din kami. Napakababaw na ngayon yan na term ng Christianity. So, meron ba daw nakakaintindi sa Diyos? Walang nakakaintindi sa Diyos. At nakakamangha itong mga atheists minsan, sila yung katulad yan, sabi ko kanina umaga, isa sa mga sumikat si Nietzsche, ang sinabi niya, God is dead. Una, kung ang Diyos walang Diyos, paano mo nasabing patay siya? Diba? Foolishness. Pero sinasabi niya, sinasakyan niya, kinakalaban niya lang ang Diyos. Huwag tayong gagaya doon, amen? Minsan tingin ko sa mga 80s, parang mga batang ano eh. Sino spoiled dito? Nakakita kayo ng batang spoiled? Yung, gusto ko lang, gusto ko lang. Parang ganyan yan eh. Sinasabi mo may Diyos, pero ayaw niya paniwalaan, ayaw ko may Diyos. Kaya mukhang foolish talaga eh, fools. Paano may didinay ang Diyos? Diba? Pero ganun yun, pag pinag-aralan mo ko na, susubukan mong kausapin talaga ng matino, makipag-reasoning ka sa kanya, paano mo nasabing walang Diyos? Gagamitan ka ng mga words na matataas, na malalaking words, pero walang ibig sabihin. Alam niyo yan? Nasabihin nila, matagal lang may universe. Eh, sino nga, saan nga nang galing yan? Matagal lang andyan yan. Paano mo nalaman? Di ba? So, maniniwala yan sa iniwala sa dinosaur, sa unggoy, nanggalig daw sila sa unggoy. Paano mo nalaman yun? Di ba? So, mayayabang yan. So, hindi lang gusto sabihin, wala silang pangunawa. Point number 3. Una, they deny the undeniable. Number 2, they are corrupt. And they are corruptors. Kaya mag-ingat kayo dyan. Huwag nyo sabihin, may foundation si Bill Gates. Pag-aaraling kayo, naku, takbo ka na. Hindi niniwala sa Diyos yun eh. Hindi nyo ba yun? At ang pinapalabas niya, tumutulong siya. Pinopondohan niya para yung mga Afrikano ay makakaroon ng access sa bakuna.
Ba't hindi na lang sa pera? Ah, sa pera, sa pagkain. Diba? Kasi may ibang balak siya doon. At saka kikita na nga natin yan. Anyway. So, number three, wala silang pangunawa, kaya pag may atheist, nagsabi sa'yo, alam mo ba, kung saan ang galing yung universe? Sa Big Bang. Nako. Huwag kang maniniwala dyan. Amen? Ano pa sa mga binibida ng mga atheist ngayon? What is the purpose of life? Kung mga Kristiyano, syempre, sundin mo yung Diyos, pinamatay ka, kapiling ka ng Diyos, sa langit ka, siya may reward sa'yo. Gusto natin, masabihan tayo ng Panginoon na matapat na tagapaglingkod. Very good. Yun ang gusto natin marinig sa Panginoon. Sila, ano? Wala silang Diyos eh. Paano yun? Anong meaning ng life nila? Pag may sinabi sila, kahit ano pa yun, kahit gano'ng maganda pakinggan yun, hindi totoo yun. Amen? At kahit medyo gayahin pa nila yung purpose ng mga Kristiyano, hindi pa rin totoo yun. Suspect agad yun. Okay, kung matalino kayo, yun ang gagawin nyo. So, wala silang pangunawa sa mga bagay na patungkol sa Diyos at mga importanteng bagay. Yun tayo sa pang-apat, second to the last. Ah, ito yung sinasabi nila, mga atheists, eh bakit? Kailangan ko bang maging Kristiyano para maging mabuting tao? Di ba? Hindi ako naniniwala sa Diyos, pero mabuti ako, gumagawa ako ng mabuti. Nagtatax ako. Ano pa? Ha? Charity. Philanthropy. Ano pa? Nagpatayo ako ng school. Ano? Matakot ka dun. Ano pa? Ngayon, ang ginagawa ng mga pabahay. Alam niyo ba yun? Foundation. Bibigay ng kung ano-ano. Tapos, ibibida na nila yon. Tapos, kukunin nila yung donation. Lalo sila yumaman. Diba? So, kaya sabi dito, pag hindi naniniwala sa Diyos yan, una, mangmang yan. Loko-loko yan. Sabi din sa verse 3, sa verse 4, sabi dyan, have all the workers of iniquity no knowledge. Okay, nabanggit yun dati kanina yan, diba? Sabi dyan eh, pag tinignan mo sila, parang wala silang utak. Kasi nga, naniniwala sila na something came out of nothing. Dating wala yan, biglang nagkaroon, walang Diyos, pero biglang nagkaroon ng planet, biglang nagkaroon ng star. Diba? So parang wala silang pangunawa, pero sinasabi ito, wala talaga. Okay? At sabi dito, workers of iniquity. Sa Tagalog, sinong, si, Anari, anong gusto mo maging trabaho? Paglaki mo. Anong gusto mo maging trabaho? Example lang. Ha? Chef, si Kiek. Gwen. Chef din. Kala ko gusto mo maging Anari. Si Lady, anong gusto mo maging paglaki mo? Trabaho. Teacher. Okay, kompleto na tayo. Okay, doon na lang tayo sa tatlo. Dalawa. Imagine nyo, kung niluluto mo, lason. Diba? Ang niluluto, para masarapan sila at sila ay lumusog, diba? Kaya mahal yung mga pagmagaling yung chef, healthy daw, ha, daw, sabi nila. Ginagawa mong masarap, pero healthy, diba? Imagine mo, kabaliktaran. Luto ka ng luto, para McDonald's, diba? Mga fast food, di ba? Galing-galing mo dyan para malasan sila. Gagawin mo ba yun? Eh si Lady, magtuturo ka ba? Nag-aral ka ang paano magbasa? A, B, C. Tapos, oh, marunong kayo magbasa? Okay, gawa tayo ng kalokohan. Okay? Ganun ba tuturo yung estudyante? Pero sabi dito, workers sila. Nagtatrabaho, masipag. Kaso, kalokohan, iniquity, kasalanan. Naintindihan nyo ba yun? Pasto, para ka namang OA. Ganyan din inisip ko dati. Nung bata-bata ako, salamat sa Diyos kasi hindi pa tayo exposed sa ganyan. Amen? Pero yung iba dito, sa TV, dyan unang mag-expose yan eh. Yung dati nga, hindi pa uso yung mga bakla, ngayon, usong-uso na. Yung mga babae ngayon, sabi nila, kasi mga record, naka-record yan eh. Yung suot ng mga isang pastora, na napicture na kumakanta, yun daw ang suot ng mga ito nga, mga pokpok dati nung 1970s, yun ang suot ng pokpok ngayon, mga pastora na nakausot nun.
Ano nangyari? Ano nangyari sa mga tao na yun? Na-corrupt. Kasi may mga nagtatrabaho para ma-corrupt yung tao. Kaya huwag kayong magugulat pag sinabi ni Pastor ako, inaral ko muna ito. Amen? Dahan-dahan, kinumpar ako. Hindi ako maglalakas loob dito at sisiraan. Sinisiraan mo naman yung mga ano, Pastor eh. Mga iglesia ni Manalo eh. Nagsabi sa akin, nalulungkot ako eh, pero inasahan ko na rin yun. Kaya nga pinapaunawa ko sa inyo, kahit kayo, pag may lungo-lungo dyan, ano rin, si Pamela, may nakita ang kapitbahay, ano rin, Stephen. Nakita mo, lungo-lungo si Stephen, ano rin lang ha. Tapos si Jamie, nilalapitan ni Stephen, gusto nila maging friends. Eh, alam mo, lungo-lungo si Stephen. Hindi mo bawawarning yan si Jamie? Sige, Jamie, sige, kaibiganin mo yan. Ganun mga, kung matino kang tao, anong gagawin mo? Sasabihan mo siya na, mabait mo yung anak ko ha, example lang to, kunwari lang. Sasabihan mo siya, di ba? Ganun ang ginagawa namin sa inyo ngayon, amen? So, tsaka again, aralin nyo sa Bible, hindi nyo kailangan mag-conclude agad, tingnan nyo. So, sinasabi sa atin ng Bible na may mga taong loko-loko. Una pala, pag nag-soul willing tayo, sinasabi ko na agad yan, mga anak ng demonyo. Tinatrabaho nila, kalokohan, kasalanan. As in, sa palagay mo, sino yung nabanggit ko nga sa inyo last time sa internet, sa case kasi natin eh. Ang dalawang pinakamalaking kinikita na masama, na hindi, pero legit din sa kanila yun eh. Dalawang sikat sa mga website daw, ano daw yung nasa top? Pornography, saka Gambling. Yung dating ano ko, na, kasi may office mate ako, napunta naman sa gambling. Eh, nag-Bible study kami dati, kaya ngayon, nahihiya sa akin. Ayaman mo na kasi nakikita ko, dami niya nabibili. Saan kami nagtatrabaho? Gambling, website. Gambling is sugal. Okay ba magsugal? Eh, kung doon ako yayaman, wala yung mayaman dyan. Yung mayaman dyan, yung businessman, pero ikaw, lagi kayong talo. Sira pamilya mo dyan. So, masama yan. So, bakit ko nasabi yun? So, may mga taong nagdi-design, yung sinabi din sa Bible din, inventors of evil things. Pareho lang yun. Nagtatrabaho sila para gumawa ng masama. Kaya mag-ingat kayo, amen? At madalas yan, siyempre, yung mga hindi naniniwala sa Diyos. At lalong galit sa Diyos. Kaya, point number 4 is exceeding sinful. Okay, ano yung mga ang ginagawa ng mga anti-theist fools? Denies the undeniable, corrupted sila, wala silang pangunawa, patungkol sa Diyos, at sila'y napakamakasalanan. Kaya ninyo-neutralize nila yung kasalanan. Alam nyo ba yung sabihin nun? Pansinin mo, pag may nagsabi sa inyo, narinig nyo, kahit sa kapitbahay nyo lang, anong una sasabihin yan? Hindi si Pastor. Narinig ko na ito sinabi sa iba eh. Kahit di ko narinig sa akin, alam ko na rin. Okay, ano sasabihin niya mga yan para makonta tayo? Sabihin, eh si Kristo nga uminom, naglasing nga si Kristo eh. Totoo ba yun? Siyempre hindi, uminom siya ng juice yun. Okay, sinabi sa wine na sa Bible, juice. Hindi inom si Jesus ng alcoholic drink, okay? Hindi siya nakipagtagayan, juice yun. Okay? Pero ba sasabihin niya, lahat ako tayo makasalanan, si Pastor, baka ganyan din yan eh. Mga ganun. Pero hindi niya sabihin righteous siya, sabihin niya lang, makasalanan din kayo. Now, ginagawa natin yung sa kaligtasan. Para ma-realize ang tao, lahat makasalanan, lahat tayo punta sa impyerno. Pero after that, hindi tayo pantay-pantay, amen? Yung iba, nagsisikap para maglingkod sa Diyos, hindi tayo pareho, amen? So, mag-ingat kayo sa mga ganyan. At sabi dito, ang sabi dito ay hindi ko nalagyan ng verse, pero sabi dito nasa na ba yun? Ito, dito lang pala eh. They have the knowledge, ano ginagawa nila? Who eat up my people as they eat bread. So yung kumain dito ng kanilang tinapay, masarap kumain, di ba? Pero kakainin mo ba yung tao? Lalamunin mo ba yung tao? Na parang wala lang sa'yo, ano ka? Ano kumakain ng tao? Cannibal ka ba? Figurative to, ibig sabihin ito,
Alam mo yung ibang tao, naghihirap na nga. Bali wala sa kanila yon. Lalo pa nilang abusuhin. At ang pinagusto nilang abusuhin yung mga mahirap. Bakit? Kasi yung mga mahirap, yun nga, minsan painan mo lang yan ng pera. Painan mo lang ng trabaho, bibigyan kita ng trabaho. Sige, maluloko tayo ng tao. Gagawin nyo ba yung mga bata? Ngayon nasabi nyo yan. Kaya nga tinuturo namin sa'yo, paglaki-laki nyo. Nag-asawa kayo, may anak ka. Ay, nabuntis kayo maaga. O, meron dito ano, trabaho. Ayun yung kwento kasi nisan kahapon, kaya yun ako sa utak ko eh. Eh, nangailangan na rin daw siya. Pinasok siya kung saan-saan, di niya alam yun. Kala nila magmo-model sila, yung pala, ano pala, mga matbona pala yung audience nila. Hindi na, ano. So, naitindihan nyo yung mga bata. Sa palagi nyo, sino yung mga nasa club-club? Sa palagi nyo, mga dalaga yon. Kung may dalaga yon, ano yon? Tawag doon, na smuggle yon. Pero karamihan doon, mga batang ina. Alam ko kasi may naano din akong documentary, lalo sa abroad. Ganun ang ginagawa sa kanila. Wala silang magagawa, nasa abroad sila, nasa yung passport nila, nasa kung kaninong may-ari. So, ingat kayo dyan, ha? So, ibig sabihin, yun nga, wala silang pakialam. Para lang silang kumakain. Ba't ang yaman mo? Kasi may-ari ako ng ano eh. Ng beer house or something. Sino yung mayaman dyan? Yung kilala nyo mayaman? So, mag-ingat kayo dyan. Yun lang gusto ko sabihin. At pag huwag kayong lalapit dyan, okay na yung magtrabaho ka kahit maghakot ka ng basura. Basta ang yung trabaho is marangal. Amen? Mas may dangal ka sa Diyos tsaka sa mga Kristiyano pag ganun ang trabaho mo. Amen? Ako, hanga ako sa mga ganun, masipag. So, exceeding sinful, they eat up people, evil influencers. Yan ngayon yung mga mga usong trabaho ngayon, di ba? Influencers. Ano yun? Ibig sabihin, YouTuber. Sikat na sila. Regardless yung maganda yung content nila o hindi. Di ba? Alam ko rin kasi pag tinignan mo yung pinaka-unang bubungan sa'yo sa YouTube, di ba yung mga trending? Ngayon, di ba na yung ginawa nilang hindi na trending eh? Explore na, explore. Pero ito yung mga channel mo, pinapakinggan mo, puro Christian channel. Ba, gusto mo mag-explore? Yung iba naman, di ba? Pag tinignan mo explore, boom, doon na yung mga, alam mo na, nangabastasan, okay? Ingat, ingat, amen? And sabi nito kanina, sabi dyan, and call not upon the Lord. Ibig sabihin lang no, mga unsaved to, kanina may salamat sa Panginoon, yung tatay ni Tumakulit na si Princess, tumawag sa Panginoon, amen? So, ligtas pa rin ba si Gwen? Sigurado ang ligtas ka? Si Anari. Amen, di ba? Hindi nga kalimutan yan. Pero itong mga to, hindi sila tumatawag sa Diyos. Ibig sabihin, wala silang pakialam. Kasi nga, unbeliever eh. Ingat tayo dyan. Last. Ito, gusto ko magtagal. Para, kasi pinaka-lesson natin again, ang title nito is The Superful Man. Napakaiabang yung mga yan. I-influence tayo, kinukurap tayo. Kasi kala mo, wala silang takot. Kala mo, tama sila eh. Ganun yan, di ba? Yung pinag-aralan natin sa soul winning, di ba? Pag soul winner ka, dapat bold. Matapang kasi alam mo na tama yung dala mo. Itong mga to, alam din nila yon. Kaso, mali sila. Paano nangyari yon? Kunwari lang. Okay? Kaya sabi dito sa 7, oh that the salvation of Israel were come out of Zion when the Lord bringeth back the captivity of His people. Jacob shall rejoice and Israel shall be glad. Yan po yung mga ligtas. Pero sabi dito, sa 5, sabi dito, they were they in great fear. So, masama bang matakot sa Diyos? Depende. Na, kunwari, takot ka sa Diyos dahil pa pwede ka ng parusahan. Yung nasabi, nag-usapan natin eh, langit o impyerno. Pero iniwala ka sa langit, iniwala ka sa impyerno, takot ka dapat sa Diyos, tama? At kung hindi ka man sa impyerno, Kristiyano ka na, pwede kang paluin ng Diyos. At sabi sa Bible, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Sa Tagalog, nakakatakot pag ang Diyos na mahalo sa'yo. Pwede kang yung kanina, pwede kang mabaliw ng temporarily, pwede kang magkasakit. Nakakatakot yan, amen? Pero okay yung matakot sa Diyos ng ganun. Pero alam nyo ba yung itong mga to,
Takot sila sa Diyos kasi alam nila papakusahan sila eh. Yun ang pagkakaiba sa atin. Okay? Wala silang takot sa Diyos. Kunwari lang, wala silang takot. Pero, takot sila. Tignan nyo ba? So, kaya ito yung aking ano sa inyo. Challenge sa inyo. Pag may malakas ang loob na sinabi niya, wala naman Diyos eh. Paano? Nakita mo na bang Diyos? Kaya nga aralin mo. Hindi mo madedepensahan yung pananampalataya mo kung di mo aralin yan. Kasi ngayon, umuuso yung mga atheists na yan, iyabang yan. Okay? I-intimidate kayo sa kayamanan nila. Kung may isang mayamang tao, oh, pinatadaan ka dyan ng sasakyan. Maganda. Tapos yung sasakyan mo, APB. Kaya Toyota na kupas na. Diba? Pero sila, naka, ano yung mga ganda ngayon? Montero, Fortuner. Tapos nagpa-party-party lang sila. Wala silang pakialam sa Diyos. May intimidate ka doon? So, hindi dapat kasi hindi mo naman kailangan ng ganun eh. Tama? So, kailangan mo ngayon, kailangan mo rin malaman, gusto ko sabihin ngayon, gusto ko malaman na takot din yung mga yan. Okay? Takot yan sa'yo. Amen? Pag alam mo yung salita ng Diyos, takot sila sa'yo. Kaya ako, minsan hinihintay ko rin yan eh. Kung gusto ko winning tayo, hinahanda ko yung sarili ko dyan. So again, huwag ka rin mayabang. Kasi kung talagang Kristiyano, kalingkod ka ng Diyos, hindi ka mayabang, di ba? Pero alam mo yung tinatayuan mo, alam mo yung pinaglalaban mo, alam mo yung salita ng Diyos, alam mo yung totoo. So dapat, in a way, matapang ka. Amen? Bold ka. So yun lang actually gusto ko sabihin dito, yung mga atheists na yan, walang alam yan, katulad nito. Pag kinote nila to, kilala mo ba si Nietzsche? Alam mo, ang gagawin ko una dyan, spelling mo nga. Pakot-kot ka pa ng Nietzsche. Spelling. Yeah. Alam mo, ang hirap spelling nun eh. Masakaling alam niya spelling, ang tanong. Maganda ba yung buhay ni Nietzsche? Napagmamalaki mo ba? Gusto mo bang gayahin? Ha? Nabusted ng ilang beses, walang asawa, tumanda sa miserableng buhay, kasakit, pinatusahan ng Diyos, bandang uli, nabaliw. Okay, sige. Idol mo yan. At so, kahit sino dito, sinong idol yung ano, loko-loko? Hindi kayo. Kung nari, yung sila, ina-idol nila, pinagmamalaki nila. Si Bill Gates, sino? Matindi ang kasiraan niya mga yan. Maliwala kayo, hindi nyo gugustuhin. Amen? Kaya lang gusto ko sabihin. So, na, so ano yung title nito? The Fool, The Super Fool Man. Mayabang yan, pero loko-loko yan. Huwag tayong matatakot. Kung meron silang Superman, tayo meron tayong Super God. Amen? At ang Diyos ang totoong Diyos at kaya niya lahat. Ito mga ito, pagkunwari lang yan eh. Full imagination lang. Yung mga pinagsusulat niya ngayon na binibido ng mga atheists, ang talino nito, nakita mo ba ito? Mga bestseller to. So what? Nabanggit ko na sa inyo last time, yung mga bestseller na yan, ang ginagawa nila, sila na yung bumibili sa kanila pamimigay. Tapos babansagan na silang bestseller kasi nakabenta sila. Sila rin yung bumili nun eh. Alam nyo ang totoong bestseller? Tingin kayo dito, tingin. Mga bata, ito ang totoong bestseller. Tandaan nyo yan. Huwag kayong ma-insecure kahit sino. Sinong modern ano ngayon, magaling magsulat. Hindi nila kayang i-break yung record nito. Amen. Lahat ng language, sinulat to. Ang daming gusto sumunog dito. Wala pa rin. Kaya matalino ka. Dito ka na. Amen? Amen. So iwasan natin. So alam na natin yung mga yan, Superman na yan. Loko lang, wag natin gayahin. At doon tayo sa kabaligtaran nun. Okay? At least maging tulungan natin yung mga bibiklamain ng mga loko-lokon to. Amen? Mga katulad ni Nietzsche. May bibiktamin hanggang ngayon, marami binibiktama yan. Katulong ka ba ng Diyos? Paano ka magiging katulong ng Diyos? Maging soul winner ka rin. Amen? Pag-aralan mo yan. Pag nag-soul winner, each time, mga isa, maaawa ka. Either wala silang kaalam sa lang, kasaligtasan, walang alam sa Diyos, wala silang kaalam-alam, binibiktima na sila, yung mga anak nila, walang kaalam-alam, ganyan lang, oh. Ano yung pinagsasabi mo, Pastor? Tutulungan mo yun, kaya minsan, nakaka-ano ni, isa at dalawang tao talagang ano, ubos ng lakas ko eh. So, pero kayo sana maging katuwang namin kayo. Amen? Anong gusto nyo? Ganito, successful sa mata ng
mundo, successful kayo sa Diyos. Kahit di kayo kilala, sino ba yung pastorist na yan? Ang late ng church. Kami, church namin, nakita mo yung nakaparada dyan, dami namin. So what? Diba? Sana may nakuha kayo ngayon, maintindihan nyo yung dapat na criteria na tinitingnan natin sa mga taong hinahangaan natin. Mga taong Diyos ang i-please natin sa buhay natin. Amen? Alright, let's pray. Lord, maraming salamat sa aming lesson ngayon. Na minsay, Panginoon, na umiwas kami, Lord, sa mga... Sabi niyo po, kayo po nagsabi, mga mangmang itong mga tao, mga loko-loko, mga tanga, na hindi, unang-una, hindi sila naniniwala na may Diyos. So I pray, Panginoon, mga kabataan dito at mga adults ni Panginoon, umiwas kami dito at even better, kung aralin namin na magtiwala kami sa inyo, Panginoon, na makilala, kami, makilala namin kayo ng gusto, na kayo pailangan dakila sa lahat, and therefore kami dapat ay maglingkod sa inyo. At ang mga tao, Panginoon, na walang kalaban-laban, matulungan namin, ma-expose namin itong mga atheists na to para sila po hindi napakinggan at tapo na, Panginoon, sa basura yung kanilang mga libro, at mga tao po ay maglingkod at maligtas, Panginoon. Maligtas muna at maglingkod sa inyo, Panginoon. Ay malulati in Jesus.